tend to always look to the local government because the local government knows better than the national government. You're talking to a former governor. So... Nung nakarang linggo, natapos na yung aking vaccine. Nakuha ko na yung second shot. Nung nag-safe na ako, nakapagbiyahe na ako, pinuntahan ko ang Cebu. Inimbita ako ng kaibigan ko, si Vice Mayor Mike Rama ng Cebu City para sa kanilang facility na ginawa nilang vaccination center. Ito'y napakalaki, mga warehouse na napakalaki na dating ginamit na isolation center. Dahil dumadating na ang mga vaccine, kailangan na natin magtayo nitong ganyang vaccination center para meron tayong lugar na mabakunahan na mabilis at saka ng safe ang ating mga mamamayan. Kaya daw nila na hanggang 1,000-2,000 babakunahan sa bawat araw. Inaabangan na lang natin lahat, vaccine supply. Solusyon dito sa pandemya ay vaccine. Kaya its facilities like this is going to drag us out of this pandemic. Kaya ibinago na yung lugar na yon na dating isolation center ay ginawa ng vaccination center. Dahil siguro hindi nila kailangan yung ganung kalaki o ganung karami na isolation center. Dahil na-control na nila sa Cebu City at saka sa province yung kanilang infection rate. Kaya naman sa nakarang 10 buwan ay MGCQ na sila, yung pinakamababang designation. Habang nandun ako, nag-press conference kami, natanong sa akin, sino ba dapat ang mangunguna sa mga protocol at polisiya, yung national government ba o yung local government? I tend to always look to the local government because the local government knows better than the national government. You're talking to a former governor. So, as far as I'm concerned, if I am the governor of Ilocos Norte, you cannot tell me about Ilocos Norte. I will tell you about Ilocos Norte. So I trust in the local government. What they say is what they need. Totoo yan. Totoo yan. Ang local government, alam nila lahat ng sitwasyon, hindi lamang sa buong syudad, hindi lamang sa buong lungsod, hindi lamang sa buong probinsya, kundi sa bawat barangay, hanggat sa bawat bahay kung may sakit. Ang detailed information tungkol sa sitwasyon ay kailangan talaga manggaling sa local government. Para naman, hindi basta general response lang, kundi yung tinatawag na focused response, yung tama sa bawat lugar. Ito pang isang magandang naisip na nakita natin sa mga ibang local government. Ang utos ng national government ay mag-register para makapag-schedule ng oras at araw kung kailan magpapabakuna. Ngayon, ang nakita natin na ginagawa na ibang local government, dahil naunawaan nila, hindi naman lahat marunong mag-register, hindi naman lahat may internet. Meron silang walk-in lane. Ibig sabihin, kung sino makarating doon, kung kaya nilang bigyan ng bakuna, bibigyan nila ng bakuna. Isa pang bagay, marami dyan, gusto naman magpabakuna, ngunit wala sasakyan. So, nagpapadala ng bus para susunduin yung mga, halimbawa, mga senior citizens. Dadalhin doon bago ihahatid ulit sa kanilang pamamahay. Ito yung mga local response doon sa local situation. Ano ba dapat talaga ang relasyon tungkol dito sa pandemya between the national government and the local government? Doon sa mga general policies, kailangan ang mag-decide ay ang national government. Dahil ang talagang eksperto, dalubhasa, may kaalaman tungkol diyan ay nasa national government. Kailangan turuan ang local government kung paano ang pag-responde sa bawat sitwasyon. Ngunit ang local government ang magsasabi, ito ang sitwasyon sa amin. Ito ang dapat natin gawin. When it comes to this kind of vaccination centers and the vaccination rollout, maaasahan din ang local government, pero kailangan pa rin ng tulong ng national government. Ang pinakamahalaga na tulong na kailangan ngayon ng ating mga local government units, naka-ready na sila, kagaya nga nung ating binuksan sa Cebu, ang kulang na lang ay yung supply ng vaccine. Bukod pa sa vaccine supply, yung mga iba't ibang gamit. Alam naman natin, lahat yung mga vaccine ay maselan yan kung minsan. Doon pwedeng tumulong ulit ang national government. Ito ay naramdaman na natin noon, ngunit nagiging maliwanag ulit na itong pandemya, hindi lamang
ang isang ahensya ng gobyerno, hindi lamang ang gobyerno, sila lang ang magre-respond. Kailangan natin ang tulong ng lahat ng tao, ng national government, ng local government, ng private sector. Bawat isang mamamayan na tumutulong, sumusunod sa protocol, ginagawa ang lahat para tulungan ang buong bansa dito sa pandemyang ito. Again, that is how we stay safe and be kind. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.